isishare ko po ngayon ay ang tipid na paraan ng pagluluto ng bigas. So, pagkatapos mahugasan ang paglulutuan nating kaldero, ay ilalagay na po natin ang sasaingin nating isa at kalahating mug ng bigas. So, atin na po itong hugasan. At ang pinaghugasan na tubig ay huwag itapon. Ilagay sa lagayan pang dilig sa halaman. Pagkatapos naman ay atin na po lagyan ito ng tubig. So, ang ratio is 1:1 1/4. Or kung hindi pa nahugasan, kung saingin mo siya na hindi nahugasan, lagyan mo kagad ng sabaw 1:1 1/2. Or simply, lagyan mo muna ng tubig na libel sa rice, saka mo dagdaga ng tubig na kasing dami din ng bigas. So, kung ang bigas mo ay 1 1/2 mug, then yan din ang tubig na idadagdag mo sa tubig na libel ng bigas na nasa kaldero. Ang ginagamit nating tubig ay yung mainit na tubig galing sa water dispenser for very obvious reason. Mas madali siyang kumulo sa pagsaing, at the same time, safe yung tubig. Atin na po itong isa lang sa gas range, pero mag-set muna tayo ng stopwatch just to monitor kung ilang minuto hanggang sa kumulo. At the same time, ma-check natin kung ilang minuto sa kabuuan ang pagluluto natin ng bigas. So, pagkalipas ng 3 minutes mahigit, simula nung sinalang sa high flame ang niluluto natin, nag-umpisa ng kumulo. Kapag kumulo na, takpan agad at i-switch off ang apoy hanggang 10 minutes para ma-allow yung tubig na mag-submerge at lalambot ang rice, mag-expand for 10 minutes. So, time check tayo. 10:11 in the morning. So, dalawang set of alarm at 10 minutes interval ang gagawin natin. Yung isa, 10:21, at yung isa, 10:31. So, na-off natin yung apoy ng 10:11. So, after ng 10 minutes, that is 10:21, saka mo naman lagyan ng low flame lang. About 25% to 30% na flame lang ang i-apply mo for 10 minutes. So, pagdating ng 10 minutes na low flame, pagdating ng 10:31, switch off mo kaagad yung flame, luto na po yung rice. So 10:21 na, dismiss na natin yung alarm clock at lagyan na natin ng apoy yung sinaing nating rice. Mahina lang po or low flame lang ang apoy for 10 minutes hanggang 10:31. So fast forward tayo. Pagdating ng 10:31, nag-alarm na, i-dismiss na natin. Then switch off agad ang apoy. Luto na po yon. And allow it to cool down. At itesting natin ang resulta ng ating pagluluto ng bigas. So in just less than 14 minutes na apoy, 3 minutes and a half na high flame, at 10 minutes na low flame, nakaluto na tayo ng bigas sa tipid na pamaraan. Hindi sunog, hindi hilaw, hindi basa. So, perfect na pagkaluto.
hanggang sa susunod kong upload, mga kasama sa buhay, God willing. Maraming salamat po. God bless.